pamumuhay. Ito ay ang consumerismo o ang pagbili natin ng mga iba't-ibang produkto para sa ating mga sagidus. At kasama din dito ang rapidifikasyon o ang pagpapabilis ng pamumuhay natin ng mga tao magmula sa transportasyon hanggang sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Kasama din dito ang mga panibagong invention. Kagaya na lamang ng pagkakalipis-lipis ng mga telepono at television. Kasama din dito ang konsepto ng social media. Ang social media ay parte ng tinatawag nating globalisasyon o industrialisasyon na kilala rin bilang modernisasyon ng mga bagong mundo. Ngunit, kaakibat nito ay ang mga epekto sa ating mga tao, mabuti man o masama. Sa kabilang banda, kung titingnan natin, ito rin ay may mabuting dulo. Kagaya na lamang ng pagbibigay sa atin ng tsansa mapadali ang pakikipagkomunikasyon natin. Titingnan natin tayo mga Pilipino nasa Pilipinas. Karamihan ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa isang bansa, sa ibang bansa ay may kanaisan na may parating sa kanilang mga mahal sa buhay na malayo sa kanila na kahit nasaan sila, ang kanilang puso ay kasama. Isa din dito ay ang pagdaling ng buhay ng mga tao. Sa konsepto ng ekonomiya, nagagamit natin ang social media upang mas madali ang pakikipagkalakalan, upang mas madali ang pagtatrabaho. Nagagamit din natin ito sa mabuting paraan, kagaya na lamang ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito, mas napapadali ang ating trabaho. Nakakahanap tayo ng mga impormasyon. Ngunit sa kabilang banda, hindi natin maitatanggi na ang social media ay isa ring cancer na unti-unting sumisira sa ating bilang mga tao. Nagdahil dito, nawawalan tayo ng kahalagahan sa buhay. Dito nag-usbong ang cybersex, cyberbullying, at ang iba't iba pang uri ng krimen. Ginagamit ang mga bagong panahon sa maling paraan. Kaya ngayon, kayong mga Pilipino at bilang kabataan, hinihimo ko kayo na gamitin ninyo ang bagong milenyo. Gamitin ninyo ang makabagong paraan upang mas mapadali ang pagpaparating ng mga mensahe gamit ang ating wikang Pilipino.